Bukod po sa kalbaryong pila na sinusuong ng ilang pasahero ng EDSA Bus Carousel, bubunuin din nila ang pagkahaba-habang traffic gaya po sa EDSA at SLEX. At ayon po sa MMDA, asahan hanggang ngayong gabi ang mabigat na daloy ng trapiko. At yan naman po ang tinutukan live ni Maris Umali. Maris! Vicky, sa nakalipas na 2 taon, laging natatapat na naka-lockdown tayo sa tuwing panahon ng Semana Santa. Kung kailan pa naman, mahaba-haba ang ating bakasyon. Kaya yung nakikita ninyo na mabigat na daloy ng trapiko sa aking likuran, indikasyon na raw ng tinatawag na revenge travel ng ating mga kababayan. Bago pa lang magtanghali, may build-up na ng mga sasakyan dito sa Main Avenue, Quezon City, southbound. Umaandar pero mabagal ang usad ng mga sasakyan. Maging sa kabilang direksyon o yung mga bumabiyahe naman sa EDSA Guadalupe northbound, tukod din ang traffic. Usad pagong ang andar hanggang sa may Santolan. Bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may SLEX Calamba Toll Plaza, partikular sa linya ng mga nagbabayad ng cash. Merong revenge travel ngayon at dahil sabik na sabik po yung ating mga kababayan na makabiyahe. Ayon sa MMDA, inaasahan pa rin nilang mabigat na daloy ng trapiko hanggang ngayong gabi, bagamat hindi na raw kasing tindi nung bago magpandemya. Noong nakaraang weekend, hanggang Monday and Tuesday kahapon, marami na pong nauna na umuwi sa probinsya. In fact, kausap natin yung general manager ng PITX. Halos everyday 100,000 na passengers ang gumagamit ng PITX pauwi ng probinsya. Mm-hmm. So marami na rin po na nakauwi. Pero hindi lang ang mga motorista ang susuong sa matinding traffic. Maging ang mga pasahero ng EDSA Bus Carousel, mahaba-habang pila ang bubunuin, lalo't suspendido ngayon ang operasyon ng MRT. Mahirap kasi una sa lahat malayo, tapos may kapansanan ako. Mahirap maglakad, no? Pawis na nga ako. Pati mga senior nakakaawa. Dito pinakasakayan daw. First time po kasi namin ngayon, kaya ang hirap po. Nakapapa po kami. Tiyaga lang po talaga kahit traffic. Makauwi lang po. Buti na lang sunod-sunod naman ang dating ng mga libreng sakay na bus sa EDSA Carousel. Pero sa pagbaybay namin sa kahabaan ng EDSA, nakita naming mahaba ang pila ng mga pasahero sa EDSA Bus Carousel sa Guadalupe at sa Ortigas. Umabot na nga sa baba ng footbridge ang pila ng mga sasakay. Ayon sa MMDA, pinapayagan na rin ang biyahe ng bus pa probinsya basta hindi daraan sa EDSA. Nag-inspeksyon na rin daw ang MMDA para masigurong wala sa impluwensya ng droga ang mga driver ng pampublikong sasakyan. Vicky, hanggang sa mga sandaling ito ay umuusad pero mabagal ang daloy ng mga sasakyan dito sa EDSA Main Avenue sa kinaroroonan ko. Pa southbound ito. At ganun din ang sitwasyon dun sa kabilang direksyon pa northbound. Pero ang kapansin-pansin, Vicky, ay hanggang sa mga sandaling ito ay mahaba talaga yung pila ng mga pasahero dito sa EDSA Carousel. Ano? At umaabot na yan. Dito, nandito ako sa Main Avenue pero umaabot na yan hanggang all the way hanggang P2A zone. So talagang pahirapan sa ating mga kababayan pasahero. At para naman mabigyan daw ng tsansa ang lahat ng ating mga kababayan na makauwi sa probinsya ngayong Semana Santa, ay sinuspindi na po ng MMDA ang number coding scheme mula kagabi at ibabalik na yan sa Lunes o yung Easter Monday. Vicky? Ako, maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.